Hello guys, ako nga pala si John Paul Sanchez, ang iyong caregiver. Ngayon, ang ide-demo ko ngayon is NGT or nasogastric tube. Ito yung usually ginagawa sa pasyente kapag hindi siya makakain sa bibig. So our first step is you must introduce yourself into the patient. Hello sir, ako nga pala si John Paul Sanchez, ang iyong caregiver. Ngayong araw po sir is papakainin po namin kayo. So okay lang po ba? Okay, so after nun na nag-respond siya, i-check po rin siya kung anong pangalan niya, baka kasi iba yung papakainin mong pasyente. Kayo po ba si Johnny Sims? Opo. Okay, so mag-confirm na siya. Sa next procedure tayo. Here's the proper hand washing. Papasok tayo sa third step. So, syempre, maglagay tayo ng gloves. So, after mag-gloves, itatayo natin si patient into 90 degrees angle, no? Sir, itatayo lang po namin kayo, ha? Okay. Ayan, so, natayo na natin si patient. Now, we proceed to our next step. So, natayo na natin ang pasyente into 90 degrees. So, susunod na tayo. Ngayon, bago natin siya pakainin, check muna natin yung pasyente kung nandun pa ba yung mismong NGT sa sikmura. So, ganito ang process ng pag-check. Kailangan natin ng stethoscope. Bobombahin natin. Tatapat natin itong stethoscope sa mismong sikmura. Ayan. Ngayon, dapat may maririnig kang gurgling sounds. Yun ang magsisilbing parang palatandaan kung nandun pa ba yung mismong NGT sa loob. Ngayon, kapag may narinig kang ganon, pwede na natin siyang pakainin. Umpisa, ang kailangan nating unang ilagay sa kanyang pagkain is water. So, water muna tayo. So, balukot siya, no? Sa paglalagay. So, lagay mo to. Make sure na may matitirang water. No? After ng water,
assuming this is Amit, no? So at ulit. Putin natin ulit. After ng milk, water. And then kung makikita nyo sa mismong host, kung may natira pa siyang konting excess na milk or water, pwede natin siyang bombahin. After nun, papasok tayo sa next procedure. After nating mapag-feed yung mismong pasyente, tatanungin natin siya kung kamusta yung naging ramdam niya, kung nalagyan ba yung sikmura niya o hindi. Sir, kamusta po pakiramdam niyo? Ayos naman po. Nalagyan naman po ba yung sikmura niya ng pagkain? Okay. So, kapag ka gano'n na mukhang okay naman at guminhawa yung pasyente, dun na ibig sabihin nun, paganda yung naging outcome ng pagpapakain. Ako nga pala si John Paul Sanchez, ang iyong caregiver.